Hindi ba madilim? Five, rolling, five. Kasi nga natin yung ano, yung light, yung light. Oh, yung red light. Ayan, memshies, guys, memshies. Again. Okay, 5, 4, 3, 2, 1. Hey, memshies! Okay, hindi pa rin sabay-sabay. Ano pa naman yung tinapos namin na 4 years degree? Ako nga, 5. So, hi, welcome back to my channel, mga mom show. Medyo malat-malat ako kasi natabunan ako ng tubig ngayon. So, anyway, I have here my friends. Uh-huh, sila ang guest ko today. Uh-huh, pakilalin niya ang isa't isa. Hi, I'm Shal Brackenovic. Hi, I'm Tin. Hi, I'm Celine. Ano, Steph? Ako lang mo ba? Hi, Celine, gano'n? Hi, I'm Steph. Hi, Cha. Cha. So, today, ayan, wala lang, mag-pillow fight lang kami, Charon. Magkakaroon kami ng, ano ba to? Bedroom stories. Bedroom stories. Bedroom stories. Bedtime stories. Tama. Yung kanta niya is so yun, bedtime stories tayo for today. Magkakaroon kami ng set of questions from our director, Jan Gringo Enrique. Namin today, just keep on watching! Kaya kala ko like and subscribe. Tapos mo na! Okay, Sinong unang presidente na pinag-iwan? Ilang years na kayo magkakaibigan? So, wait lang, 2014. Ano 2014? Ano 2010! 2010. 9 years! Ang unang magkakilala silang dalawa. 10 years! Nasama ako. Tapos nasama si Shell. Tapos nasama si Cha. Tapos si Steph. So ayun, basically hindi, parang year-year yung agwat, pero hindi naman ganun kalayo. Tapos, ano kayo nagkakilala? Ayun nga, kasi from FEU kami. Excuse me, from Binil. Excuse me. Ayun, kasi siya, nakilala siya ni Celine from Pantene commercial. It's her name! It's her name! So, FEU schoolmates, classmates kami. Tapos ito, ano ka na siya? Parang ka-dance group ko siya sa FEU. Wow, dancer! G-Force! So, ayun. Tapos, ayun, naging mag-friends-friends kami. Nagkatugma naman yung mga ugali namin and whatsoever. And then, kami ang tinatawag na, sway-sway! Bex! Ganda nun. Okay, game? So, syempre, may mga career kayo, kanya-kanya. Mm-hmm. Paano nyo naman maintain yung friendship ninyo? Ganda lang. Ay, ganda sa ganda. Paano ba? Paano na maintain yung friendship? Communication. Exactly. That's one of the most important. But ano, hindi kami yung totally na, hindi kami nagkikita. Hindi din lahat, kunyari, nag-uusap palagi, ganyan. But it doesn't mean na nawawala yung love and friendship namin sa isa't isa. Well, yeah, basically, kasi ako yung pinakamalayo sa country. Kahit nag-Dubai kami, siya pa yung pinakamalayo. Oo, so, basically, thank God for internet, diba? So, may messenger, may Viber, and everything. So, we just check on each other kung buhay pa ba kami, and, you know. Pero, ang sarap lang din sa feeling, kasi diba, kunyari, pag nagkita-kita na, kunyari, ito, grabe yung bonding talaga, and ang dami na pagkukwentuhan. Parang wala na nagbukasan. May mga taong KJ din, minsan, natutulog, ganyan, tulog queen. Ganyan, pero alam mo yun, nasa pa rin yung love na miss. So, ano yung mga ginagawa niyo doon na nami-miss niyo na nga, na gawin? Gumimi. Party hard? Oo, oh, okay. Until sunrise. Oo, totoo yun na. Last year natin sing. Sino ba yung party girl?
So, ano muna kayo? Ito muna. Okay, next, next, next. Actually, we used to. Oy, dahil everyone, sa pag-party na yon, doon talaga nabuo yung fenda. True that. Hindi, oh, parke gumigimik kami, oh, eh, mga masasama kaming babae. Pero wait lang. Hindi ganun yun. Oo, oh, pero ang sayo lang kasi, diba, at least, dung, nung mga, tama lang yung time natin na nag-enjoy tayo nung college. As in, super enjoy. YOLO talaga. Pero ngayon, hindi na kami bumabalik sa pagkabata. I mean, tapos na kami doon. Minsan nakakapagod na din. And nakakamiss lang yung thought na nag-umigimik kayo tapos may mawawalan ng bag, ganyan. O kaya yung gigimik pero wala tayong pera. Pero uuwi. Pero wala, wala kang ginagastos. Yung gigimik pero nasa VIP. Uuwi klase. Kasi ano naman yun, seasonal din naman yun. So pinagdaanan na lang. True. Oo, yun yung mga lesson ngayon sa mga kabataan na. I-enjoy nyo lang yung time, pero not to the point na pabayaan nyo yung pag-aaral nyo. Kasi kami, yes, diba? Hindi naman namin yung pag-aaral. Tapos, at yun ngayon, pag dumating na kayo sa age na ganito, yung tama lang, okay, you know, parang 20-something! Age 99X. So, ayun, parang yung fulfillment na yun ngayon. Next question, please. Magpadala sa parang peer pressure, may nagsabi ng ganito, may nagsabi ng ganito. Oh, so yeah, parang yeah, kami, alam niyo na, bata, mga batang isip, immature. So kami, naniwala kami doon sa nagsabi na parang ganito, ganito, oh, ganito. Yes. So, but yun nga. So anong lesson? Ay, hindi, ako kasi, di ba, dahil ako yung napagtulungan, ako talagang pinaglaban ko sila kasi mas namuuyo yung love ko sa kanila. Ganun. Ang lesson nun, paglaban mo yung taong mahal pag may katwiran, ipaglaban mo. Paglaban mo dahil. Pero hindi mawawala sa friendship nyo, dadating kayo sa partner, yes, kayo pag-awayan. Exactly. Pero at the end of the day, you patch things up and then, yun, nag-awayan kayo, love kayo pa rin. It's been how many years? Same as relationship, you always choose who you want to be friends with. Correct. Yes. So, you think ba yung may mawawala, may dadating na bago. So, you think yung mga ganong instance, normal yun, and then yun yung nag-keep sa inyo stronger? Basta ang rule lang gano'n lang susuko, guys. Kasi kahit gano'n ka-pangit ng ugali ng isang tao or whatsoever, walang susuko. Kasi kung ikaw yung may fault, kailangan maipaglaban yung sarili mo. Give and take, gano'n ba? Parang relationship lang din sa pag-ibig, you know, sa partner mo, ganyan. Give and take and give and take. Kasi kailangan bigayan kayo, hindi pwedeng may iwan. And also, kapag kunyari, ang totoo mong kaibigan, you consider someone as your true friends. True. And then they criticize you in a good way, accept and in that person, diba? Accept to face, and then move on. So ano na lang yung ma-share niyo about relationship in general, with family, friends, ano yung lesson na natututunan niyo? One by one. Okay, one by one. Sorry. So pwede niyong i-share to everyone. Patience is a virtue. What? But seriously. And communication. Yeah. Sa akin
ano, appreciate and value your friends or your family members or whoever is close and dear to your heart, diba? So, because at the end of the day, sino-sino rin ba magtutulungan? Hindi kayo kayo. Hindi kayo kayo lang din. So, ikaw muna, bida ko dito. Bida kontra bida, guys. Ano, for me, respect each other's opinion and then compromise. Kasi syempre, diba? Parang you have to compromise the difference of each other. Kasi kahit naman magkaibigan kayo, magkaibang tao kayo. At the same time, it goes to a relationship as well. Yeah. They're twins. They're not twins. Yeah, like, sabi nila na, you have to compromise, you have to appreciate, you have to be honest kahit sa mga anong mangyari sa friendship or sa relationship. And trust. Correct. That's trust. The most important thing. Trust. Okay. Trust. Trust. Next question, please. Wala na ako nasagot. Siguro ano, pahalagaan mo lang yung bawat moment. Kasi masarap yung tatanda kayo na yung friends na nabuo nyo, may pagkukwentuhan kayo na isishare nyo rin para sa iba. Parang yung memories na yun, pwede na, syempre, itong group na to, tsaka tinitreasure ko na talaga na talagang nilulook forward ko na hanggang sa pagtanda namin magkakasama na. Tapos yung memories na we had, maishishare pa namin yun dun sa magiging family namin, sa magiging grandchild, children. Tsaka sa mga viewers. Yes. So, kung merong someone sa'yo. Pwede ba? Ang viva. So sa akin, patience. Appreciation. Compromise. Wow, pinapipraise yung lahat na sabi namin. Respect. Respect. And then, yun nga, lahat naman yung totoo. And yun sa akin, pinaka-value ko. Parang, yung nangibabaw sa akin, respect each other opinion, a decision, lahat, lahat ba? I mean, kailangan mo ng respect na galing sa kanila kasi hindi ka makakapag-move forward. Kunyari, ikaw, hindi ka naman niya na-respect, hindi niya alam kung ano yung decision mo sa buhay, kung tama ba yun or mali. Decision niya yun. So, trust. Yan. And support. Oo, trust and support your friend, you know. Ano yung pinakamatinding sakripisyon yung ginawa niyo for a friend? Naku, patay tayo dyan. Ano yan? Ano yan? Isa pa lang yung sensor. Sakripisyo. Time. Yeah, yes, time. Yung pagpunta pa lang meeting from the country of Pampanga to the country of Manila. That's something valuable. May ano ka dyan, may insert ako dyan. Respect ko naman din sa kanya. Alam naman natin yung may nawala sa barkada. But yun yung matinding sacrifice sa friendship namin na nag-let go kami ng isang tao para ano ba yung tawag doon? Mayroon siyang ma-realize. Something in her life. Kaya lang, yun nga yun. Naging sakripisyo talaga sa amin kasi hindi siya bumalik. Medyo naiiyak ako. Hindi ko alam ba. But we just wanna let her know because I'm sure she's gonna watch this video. She's watching right now. We still love her. Mm-hmm. Yes. Yeah. But yun nga. Ang inaano namin, mahal namin siya pero yun, pag bumalik siya, mahirap yung ibalik. Ibalik. Kasi meron ba si rift. Oh, may kumbaga parang sa last name. But that's the biggest sacrifice we've had. Let go of someone. Someone you love. Yes. Yes. Someone very close. Used to be very close to us. So in one word, babanggitin ko yung name ng isang tao. So pag binanggit ko yung name niya, hindi siya nasagot. So one word lang to describe that person. Okay. 17 minutes. Okay, start tayo kay Cha. Strong. Independent. Siga. Hot. Fierce. Yeah. Yes. So, si Steph. Patient. So, virtue. Hindi, patient talaga siya. Super bait. Sleepyhead. Simple. Puro gulay yung kinakain. Ay, may ado ko. Lola. Tita mo. Tita mo. She knows that she's Lola. Aminado siya doon. Nang hinihinig na yung bulan. Oo. Hinihinig na siya. Kasi ito ko. Si Tin. Loyal. Me too. Oh, change. Cheater ka ba? Konyo. Humble. Yeah. Ano humble? Hindi, humble siya. Hindi niyo pinagmamalaki na may... Oh, shh! Ako na ba na siya? I'm only one call away. Ganun siya. As in, is approachable. Bebe! Bakit? Ganyan. Buratatatatatat na yan. Okay. Caring. As in, kahit na yung distance. Shell! Funny.
super laugh track tong tao to, guys. Brillante. Puro ganun yung ano. Brillante. Funny. Topak. Ikaw, Steph. Makulit. Pero si Steph, yung hindi namin siya kayang wala kapag umaalis. Kasi si siya ang buhay ng si Shell. Yes. Oh. Alam niyo guys, ang tagal-tagal ko hindi nakita si Shell, pero nakita siya. Wala lang ba? Super happy ako. Okay na lang siya. Walang dull moment. Kaya nakatayo lang siyang ganyan. Kaso kapag tinamaan siya ng lintek, ay nakakapis. Nakakapis talaga naman. Ay nakakarayos. Guys, diba? Celine. Puro H. Puro H. Puro H. Ano ba? Aba? Hindi, ano? For me, nga, versatile siya. O, di ba? Iba na. Elastic. Hindi ko alam kung yun yung exact word, pero kasi halos lahat ng kailangan mo, meron siya. I mean, kaya niyang ibigay for you. Mapa, kailangan niya ng kaibigan, kailangan niya ng, kailangan mo ng, ano ba? Masasabi. Hindi ko ma-explain, pero gets mo na ba yun? One word niya daw eh. Oh, versatile. Ako supportive. Kahit saan, supportive. Yun nga, supportive din. So, for me, may. Eh, nakasagot ka na ba kay Celine? Oo. Okay, ako na. Ganda. Kind-hearted. Soft-hearted. Great listener. Giver. Great sister. Sino ang pinakakikay? Why si Celine Power Drone? Ang iyak. Creative. Oh, yeah. Yes, yes. Artistic. Artistic din siya. Twin. Sino ang pinakakikay? Mimay. Mimay. Oh, hindi kaya. Hindi kaya. Hindi naman nalatasa sa buka eh. Magkaalaman na, sino ang pinakamaganda? Ako. Hello. No, tinatawag ko ba yan? Hello. Maganda sa lahat, ha? Wait, yan na. Pero kamukha siya ni Christine Reyes dati. Sexy! Hello! Hello! Ano ba? Gusto niya pa ba? Pakita lang. Next step. O, Steph, pakita mo yung... Pakita mo yung... At yung flat tummy. Ang daming ano? So, in one word, paano niya i-describe yung friendship niya? Crazy. Crazy. One word lang talaga. Oh yeah, crazy. From roller coaster. Strong. Responsible. Friendship goals. Amazing. Amazing. Awesome. Fabulous. Fantabulous. So, alam naman natin na may isang aalis. So, ano yung message niyo for Celine? Oh my God! Kwento niyo na lang, background, bakit? So, ayun guys, explain ko lang. Kasi si Celine, magpupunta na na. US! Ayun na! So, magkakaroon siya ng another milestone sa kanyang buhay. Ayan. She's engaged already and ikakasal na siya. Lahat. So, ayun. Message. Galingan mo doon sa States. Dito lang kami sa Pinas. Hindi ko ipapahayagin. Always remember, we love you so much. Italo mo bandera ng Pilipinas! Performer! Galing ng Pilipinas! Ay, seryoso! Wag. Pero, Philippine team ba? Philippine team. Nasabi siya sa Philippine. But actually, aerobics. Aerobics. Celine, galingan mo doon sa States. Mag-iingat ka palagi, malayo pa sa amin. Pag may nangyari sa'yo, ang layo namin. And always remember that we love you so much. Akala ko always remember na ang layo na. We love you so much. As in, can't wait to see you after 90 days. Now, after 2 years. Ako kasi really don't know what to say to her. Basta, she knows naman I'm very supportive of whatever decision she makes. Yeah, I'm really supportive. Ayaw ko siya tingnan. Magbuko ko tingnan! So, ayun, support kita all the way and, you know, mag-iingat ka doon. And alam mo naman na si Steph lang ang makakasundo sa'yo pagka may nangyaring... Oh, alam mo naman na sila lang ang visa. Tsaka di kami, wala kang American passport. So, ayun, and you know, I'm just always here for you to listen to your problems and whatever. And I'm really, really proud of your achievements and everything. I love you! Aww.
ano, alam ko naman na you're going to be a great wife kay Dave. And kaya-kaya mo yan. Although, it'll be hard at first, pero you can do it. I know you're gonna be a great wife sa kanya. And alam ko magiging successful ka doon. Yeah. Tsaka, I can visit you. Oh. Di ba? Buti po siya. So, hopefully, makita tayo doon. And yun, basta ingat ka doon, ha? Yes. We love you. We love you. Okay, cha. Huwag mong dadalhin yung pagkabruha mo. Tsaka na pinaka mo ba itong kaibigan? Huwag ka na magbuburaot ng magkain. Kasi ibigay niyo naman sa'yo lahat. Kasi baka ibalik ka niyo dito. So, buburaot niyo. 2 years ka pa namin ina-expect. Huwag ka uuwi. Oo, hindi, ano lang. Galingan mo. I'm going to be a little bit of a I feel sad kasi parang wala akong best friend. So, ikaw yung unang naging wife last and mother, diba? So, ano yung masashare mo dun sa ibang mga friends na mag-move na into that level this coming... Ah, yan. Maganda. Well, anyway, ayun, advice ko lang dun sa mag-move kung sino man ang next na ano. Hindi siya magiging madali. Kinatakot ko kayo. Hindi siya madali, but i-enjoy nyo lang. And syempre, kailangan nyo ng support from your husband. Yun yung mga natutunan ko ngayon na kayo at kayo lang dalawang mag-asawa yung magtutulungan at the end of the day. Huwag kayo haasa sa iba, guys. As in, and kayo lang yung mag-angat sa isa't isa. Lalo na pag nagkaanak kayo, mas lalong hindi madali. Tapos, communication is, you know, and kailangan laging may bago, laging may spice. Kung hanggat maaari, bumili kayo ng mga costume. Hindi totoo yun. Walang effect yung mga costume lulukohin ka pa rin. Lulukohin ka pa rin, pagpapal ka pa rin sa isang... Hindi, yun. Basta kung ano man yung advice na kailangan nyo, nandito lang naman ako, laging handang sumuporta sa inyo. You know that. Ano ba advice mo doon sa nag-move forward tsaka sa nag-move on? Doon sa nag-move on, kaya mo yan, girl. Sa hindi, wait lang, meron din ako dyan. Sa nag-move on, madali lang yan. Meron at meron ang dadating sa yung taong para sa'yo. Kasi yes. I've been there, as in, nadaanan ko na yung pagiging lugmok na yan. As in, lahat parang pasan ko. Niloko ka ni Kel? Niloko niya ako! Hindi lang siya. But anyway, so yun nga. So, ayun na nga, guys. Ang saya-saya. Wala lang. I love this video. And sana nagustuhan nyo yung mga advices, yung mga experiences namin. And may natutunan kayo whatsoever. And thank you, babes. Thank you. I love you so much. And I love you forever and ever. Amen. 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 So, guys, please don't forget to subscribe. Kung hindi ka pa nakasubscribe, click the bell button para ma-notify ka whenever I upload videos like this. So, see you on my next one. And, guys, kung may gusto ko kayong makita sa channel ko, please comment down below. Okay, see you on my next video.